publiko. Ready ka na, Lord? Tanungin ka rin sa PYC, ano? Ayun. So, dahil po siya ay nakasunod ng PYC shirt, so meaning ay maaaring siya ay lovers ng PYC. Lord, so, paano ka nagkaroon ng kalimat tungkol sa PYC? O, i-describe mo lang siguro kung ano yung tingin mo sa PYC? At paano ka na-involve sa PYC? Ganito ka, Grace? Ano tingin mo sa PYC? Anything about PYC? Muna po ay... Last year nung first time ko sumayon ng PYC. Kaya ako siya nagustuhan kasi yung promotion, nakita ko na yung isa sa mga pictures na nakita ko yung mga kabataan na Gibray. So gusto ko rin makakita ng mga kabataan na yung mga kasama ko, mga kabataan din, na nanalangin at nag-aaral ng Biblia. At yun yung perspective ko dati sa PYC. And nakita ko naman na nung first PYC na nasalihan ko, ay talagang doon ko nakita yung lahat ng kabataan ay nagkakaisa. At ang ganda tingnan, lalo na pag nung United Prayer na lahat ng kabataan ay sama-samang nanalangin. At yun po yung nakita kong yung expectation ko sa PYC, nakita ko doon sa first PYC ko. At kaya ako napasali, noong una ay nag-aalangan din ako pero naging part na ako ng committee noong first time. Kaya isa na yun sa mga naging daan. Kaya nakasali ako ng PYC. So sa palagay mo, anong bagay ang hindi mangyayari sa iyo kung hindi ka nag-join ng PYC? May naiisip ka ba? Or mga pagbabago sa iyong buhay na dahil ginamit ng Panginoon ang instrument ng PYC kaya meron kang natutunan, na-realize? O may bagay na nabago sa iyo? Meron nga ba? At kung meron ay ano yun? Kaya na rin po nung nag-discuss si Mamon, nag-iisip ako, ano na ang mangyayari sa inyo o sa akin after ng PYC? Iniisip ko yung result. At naiisip ko yung nangyayari sa akin after ng PYC ng mga nakaraan. Ang naisip ko lang ay yung mga tutunan ko noong PYC ay tugmak doon sa binigay na experience ng Panginoon yung mga sunod na mga pangyayari. So sabihin, prepare ako ng Panginoon ng PYC para sa gawain sa labas. Kasi po, noong una ay after ng PYC, may voice of youth agad. So, na-prepare ako ng Panginoon doon sa voice of youth. And ngayon, tsaka actually yung ngayon, parang series siya ng Panginoon. Noong una ay nung sa voice of youth namin, family siya. Tapos ngayon dito sa PYC. Parang preparation siya, hindi ko alam kung ano mangyari sa akin. Kasi po ako yung uwi ng Mindoro. Siguro preparation siya para sa ministry ko naman sa aking mga kapatid, sa aking mga nanay. So hindi ko alam kung anong plano ng Panginoon. Ang nakikita ko lang ay binibigyan ng Panginoon yung aking pangailangan at tinahanda ako sa mga sunod na pangyayari sa aking buhay. Yes, so it can be a preparation. Like for example, ay preparation nyo ngayon kung bakit kayo nakatid sa PYC sa ministry ang gaganapan nyo sa inyong mga iglesia. At tulad na ito kasi yung thinking din yan ni Brother Howard. Ay para sa inyong kalaman, ang kanyang topic sa kanyang kasalita ay family seminar. So, kaya sabi niya ay hinahanda niya yung kanyang sarili. Ano? So, ano yung, paano may di-describe yung karanasan mo na ikaw ay, first time makaranas na ikaw ay magpahayag sa pampublikong pagkakataon ng Ebanghelyo? At ano yung mga challenges din? Kasi nag-discuss ka about sa family. Sabi nga namin isa sa, kung titignan niya, no? Minsan napagkakamalan siyang ano, elementary, gano'ng klase. Pero talaga magdi-discuss siya ng family. So ano yung naranasan mo, mga naranasan? Paano mo i-describe? Sa akin po ay unang-una, napakahirap kasi hindi ko alam kung paano may nagdamo sa family seminar. Pero nung una agad, nag-consult ako kung tama bang i-discuss ko yung family. Kasi hindi ko wala akong pamilya, binata pa, BPA. Pero hindi ba? Sabi na nung isang mentor ko na rin, sabi niya ay mag-sit her ka muna. Pero hindi ba? Siguro tama ba rin. Ang pinaka-challenge sa akin ay paano ko i-address doon sa mga magulang yung aking mga points na ako mismo hindi ko naranasan.
So napakalaking challenge niya. Pero ang aking sinasabi sa kanila, bagaman ako wala pang asawa, pero po ito po ay para sa inyo. At ako po personally ay bagaman wala pang asawa na i-discuss sa inyo, pero ako po ay inihahanda ng Panginoon sa pag-asawa. Siguro ay hindi naman sa malapit na ako mag-asawa, pero at least inihanda ko ng Panginoon sa pag-aasawa. Hindi ba? Hindi mo sa akin, hindi mo siguro sa akin. Isa pang challenge! Ito po ang challenge na nakita ko, lalo na sa mga speakers. Noong ako po ay, ako po na-realize, hindi mo ang speaker ka, ay ganun na yung, ganun na yung, ganun na katinti, yung relasyon mo sa Panginoon. Sabagkat noong ako po ay naging speaker, but every time na mag-deliver ay parang sa akin na personally ay walang conviction. Nung ako yung nag-volleyball ay evaluate ko yung sarili. Ang pinaka-bottom line ay dahil hindi, wala akong relasyon sa Panginoon, wala akong personal, nawala yung aking personal devotion sa Panginoon. So akin po nakita na hindi porket nagbabahagi ka ng salita ng Diyos, hindi porket nagbabasa ka ng Biblia, binabinabasa mo yung Biblia, yung mga i-discuss mo sa atin lang Bible text. Hindi dahil nagbinag-aral mo yun ay parang wala kang assurance sa akin eh. Ang pinaka foundation is yung relationship mo sa Panginoon, personal devotion. Kaya kahit na naman ministry, minsan po ang nagiging struggle ko ay nagiging above yung ministry sa relationship sa Panginoon. Pero ngayon po sa akin po pagsalita ay muli binalik ng Panginoon at kanyang nirenew yung relationship na meron kami. So parang recommend din po yung nangyari ngayong wala talagang, at saka isa pa po ay yung pag-cherish ng isang napakasalapakit kung kasalanan ka at pag sino-cherish natin ay siya lalaki at kahit yung gawain ng Panginoon ay maapektuhan. Kaya po yun po yung aking na-realize sa buong 2 weeks na ministry. So salamat toward us. So siguro sa last question bilang encouragement na rin sa bawat isa sa katulad na rin ang iyong naranasan. So ano ngayon ang paano mo ngayon sasabihin na ito talaga ay kalooban ng Panginoon na tayo magpahayag ng kanyang ebanghelyo, no? Ano gaano kahalaga ba talaga ito? So paano mo i-describe sa kanila ng isang kahalagahan talaga na tayo ay makibahagi sa isang gawain? Isa po sa mga motivation ko nung una, kaya ako mag-speaker, isa sa mga motivation kasi kailangan ko mag-speaker. Kasi sabi ko sa COT po, kailangan maging member, maging coordinator, maging speaker. Pero nung ako pinagkasalita na, nakita ko yung in-inline, lumalupag na yung motivation, which is yung burden sa kaluluwa. At itinilang lang yung sa Panginoon na magkaroon ako ng burden dun sa mga binabagayin ko. Na ang pinaka-greatest motivation is bawat salita na binabanggit mo sa kanila ay mas makapalapit sila sa Panginoon at mas makikilala nila yung Panginoon. Hindi yung kahit yung family seminar eh, kahit yung simple yung family seminar na dinidiscuss ko sa kanila ay makapagdala sa kanila sa Panginoon na yung problema, sagot sa problema nila sa kanilang pamilya ay ang Panginoon ang makakasolve. So pinaka kailangan natin bahagi yung salita ng Diyos eh, para makilala nila pa, kasi marami din nakakilala eh. Para makilala nila at na-experience nila yung experience natin kasama ang Panginoon. So maraming salamat Howard, ano? So maraming salamat din sa mga nakipahagi. So gusto ko lang po ipaalam sa inyo ay katulad din po ng karanasan ng iba ay meron pong kagalakan as makisama, ano po, makisama sa gawain ng misyon ng Iglesia na ipangaral ang babalita ng ating Panginoon. So ito ay maganda na ito yung maranasan natin at sinasabi ko sa inyo parang PYC, ano, na ito ay karanasan na magbibigay ng kagalakan sa atin, hindi lamang, kundi tayo ay lalago din sa ating pananampalataya at sa gawaing misyonero. So bago tayong dumako sa pangalawa nating gagawin ay hinag-invite ko po ang bawat isa na sama-sama na po tayong manalangin. Tayo po ay manalangin. Sir?